Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata, maaga pa lamang ay gising na si Annabel, pero wala na ang binata sa tabi niya. Napangiti siya nang makita ang bakas na katawan nito, nagahibla lamang ang layo mula sa kanya. Nais niyang isipin na buong magdamag itong nakayakap sa kanya. Tata Pedring, alam niyo ba kung nasaan si Kylo? Magiliw na tanong niya. Kasalukuyang nasa garahe ang matandang lalaki at may inaayos sa makina ng sasakyan. Iniangat nito ang tingin sa kanya. Abay, maaga pang umalis kanina para pumunta sa manggahan. Ganun ho ba? Sabi niya na bahagyang nalukot ang muka. Sige, salamat na lang po. Isinara nito ang hood ng sasakyan at umaktong aalis na nang tila biglang may naalala. Sa manggahan ang punta ko ngayon, iha. Kung gusto mo, sumama ka. Nginitian siya at tumango. Sandali ho at may kukunin lang ho ako sa loob. Humigit kumulang ay 30 minuto ang kanilang binaybay sakay ng Land Rover bago nakarating sa malawak na manggahan. Tata Pedring, akala ko po ba ay sa bayan ang punta ninyo ngayong umaga? Salubong ni Kylo pagkakita sa driver. Natigilan ito na makita siya sa likuran ng matanda. Kabababa pa lamang niya mula sa harapan, pero tila nais niyang yayain pabalik si Tata Pedring. Mangyari kasi ay mayroon akong nakalimutang kunin mula kay Berting. Tila nasukol na tugon nito. Teka lamang at pupuntahan ko siya. Nagtatakang lumapit sa kanya ang binata. May kung anong emosyong nakapaloob sa mga mata nito na hindi niya mawari. What bring you here? Nakikita pa niya ang benda at maliit na bahid ng dugo sa gawing balikat nito mula sa nakabukas nitong polo shirt. Muntik nang mapahamak ang binata ng dahil sa kanya. Ginawa nitong panangga ang sariling katawan para protektahan siya mula sa nagwawalang kabayo. Nasaktan ito sa balikat kaya nagtamo ito ng sugat doon. Ginamot ito ng family doctor na si Rap Ignacio habang hindi pa siya pinanunumbalikan ng malay. Sinamahan ko lang si Tata Pedring para dalhin ito sa iyo, itong almusal mo. Pagkunwan ay sabi niya. Bigla naman yatang naging sweet si Tata Pedring, nangingiting tura nito. Kung ayaw mo nito, ibigay mo na lamang sa mga tauhan mo, mataray na asik niya, para pagtakpan ang pamumula. Kinuha nito ang basket na dala niya at itinaas iyon pagkatapos ay lumingon sa mga nasasakupan. Andoy, Berting, tignan ninyo, at may nagdala rin sa akin ng almusal. Nagtawanan ang lahat ng taong nakarinig. Ibinalik nito ang pansin sa kanya. Tamang-tama itong dala mo at nangangasim na ang sikmura ko sa kakakain ng hilaw na mangga. Hilaw na mangga sa umaga? Takang tanong niya. Iyon lang ang kinain mo? Tumango ito. Limang malalaking mangga na siguro ang naubos ko bago ka pa dumating. Inakay siya nito papunta sa pangkat ng mga lalaking naghahakot ng tone-toneladang mangga na iyahatid sa kabisera kinabukasan. Magandang umaga ho, Senyorita Annabel. Kaagad na bati sa kanya ng mga tao roon. Maupo ho muna kayo. Salamat, sabi niya sabay alanganing umiti. Matapos lantakan ang dala niyang tinolang manok, ay tumayo ang binata at nagpaalam. Tatapusin ko muna ito para makauwi tayo ng maaga. Dito ka lang. Hindi ka man lang ba nagpapasalamat sa kinain mo? Biro niya. Mamaya na! Pilyong bulong nito na muling ikinapula ng pisngi niya. Sinamantala nito yon para nakawan siya ng halik sa pisngi. Kylo! Saway niya. Walang nakakakita, nakangiting saad nito habang naglalakad papalayo. Tahimik niyang tinatanaw ang binata
habang nakikipag-usap kay Berting at sa isang lalaking wari niya ay taga-Kabisera. Mula sa kinaroroonan niya ay kay kisig nitong tignan habang tumatawa, numingiti at nagsasalita. Ganyan-ganyan din doon si Don Amado kay Lupe, sabi na isang matandang babae na bigla na lamang upo sa kanyang tabi. Tila kasing edad lamang ito ng inay niya, ngunit halos kalahati ng buhok nito sa ulo ay puti na. Po, malamlam itong umiti na tila ba nag-aarok. Sadyang mapagmahal ang mga lalaking amendaris sa kanilang mga alipin, patuloy nito. Basta huwag ka lamang hihingi ng hindi nila kayang ibigay. Pamilyar sa kanya ang mukha ng matanda. Nakikinita niya na nakatitig sa kanya katabi ng isang maganda at inosenteng babae. Saan nga ba sila nagkita? Hindi ko humaintindihan ang sinasabi ninyo, kunot noong tura niya. Sa nakikita ko ay umiibig ka sa batang Armendaris, obserba nito habang nakatingin kay Carlo. Ang mismong pag-ibig na naging mitsa ng buhay ni Lupe at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. May pagtatakang napatingin siya sa kausap. Kilala niyo rin ho si Lupe? Sino ba ang hindi nakakilala sa kanya? Iniwas niya ang tingin sa matanda. Hindi ho gaanong klase ng tao si Carlo, tukoy niya sa ginagawa ng ama ng binata. Tumawa ito ng pagak na hindi umabot sa mga mata. Yan din ang sinabi ni Lupe noon tungkol kay Amado. Makahulog ang sabi nito bago magpaalam. Tila nanginig ang mga kalamna ni Annabel sa mga sinabi ng estranghera. Nang sumapit ang dapit hapon, niyaya siya ng binata na umupo sa ilalim ng malaking punong iyon. Kumuha ito ng maliit na bato at inihagi sa malayo. This is where I kiss you for the very first time. Pinagpag nito ang dalawang kamay at sinulyapan siya bago muling tumingin sa kawalan. Mapait na ngumiti si Annabel. Naalala niya ang gabing iyon, 3 taon na ang nakakaraan. Ilang araw na lamang at aalis na ang binata papuntang Amerika. Sinundo siya nito sa bahay nila at dinala sa lugar na yon sa paborito nilang puntahan. Magkahawa kamay sila na binabaybay ang daan patungo sa ilalim ng malaking puno kung saan makikita nila ang malawak na manggahan. Magdadapit hapon na, kaya isa-isa nang nag-uwian ang mga tauhan sa asyenda. We're only been together for a few days pero pakiramdam ko ay ilang taon na tayong magkasama. Tinignan siya nito. Kailan natin sasabihin sa kanila? Huwag muna ngayon. Hindi pa ako handa sa magiging reaksyon ng inay at ng mga kapatid ko pagka nalaman nila. Siguradong matutuwa ang mga yon, sabi nito. Pero ikaw ang bahala. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya ay binasag yon ni Annabel. Matutuloy pa rin bang alis mo papuntang Amerika? Marahang tumango ang binata. Dahilan para mamuo ang luha sa mga mata niya. Oh, Belle, please. Anito sabay yakap sa kanya. This is killing me. Hindi ko gustong iwan ka pero kailangan. Matatagalan bago ako makabalik. Bumuntong hininga ito. Ngayon sinasabi mo yan. Parang ayoko nang umalis. Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. Maraming babae ang maghahabol sa iyo ron. Napangiti uli si Carlo. Palagi naman, hindi ba? Sabihin mong ako lang. Puno ng insecurity ang boses niya. Sabihin mong mahal mo rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Marahan itong kumala sa pagkakayakap sa kanya. What was that again? Nanunuksong sabi nito. Lumabi siya. Nakukuha mo pa ang magbiro? Itinaas nito ang baba niya. Alam mo namang ikaw at ikaw lang ang babae sa buhay ko, hindi ba? Iyon lang at tumulo na ang luha niya. Mahal na mahal kita, Carlo. Madamdaming pahayag niya sabay yakap dito ng mahigpit. I love you too, Belle. So much that it already hurt. Bulong nito, sabay sakop sa mga labi niya. Iyon ang una niyang halik. Lumalamig na. Tinig iyon ni Carlo na nakapagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Inabot nito ang kamay niya at tinulungan siyang makatayo. Umuwi na tayo.
Ilang ulit siyang inangkin nito ng gabing iyon na tila ba binabawi ang panahon na nawala sa kanila. At siya rin ay buong pagmamahala nagpaubaya. Mataas na ang araw ay hindi pa rin nagigising si Kylo. Naninibago rito si Annabelle dahil maliban kay Nana Inkis ay ito ang laging nauunang nagigising sa kanilang lahat. Nang marinig nito ang pag-ingit ng pinto gawa ng pagpasok niya ay naalimpungatan nito. Anong oras na? Papungas-pungas na tanong nito. 11:00 na ng umaga, sagot niya. What? Gulat na sabi nito. Bakit wala man lang gumising sa akin? Mas makabubuting magpahinga ka muna para tuluyang maghilom yung sugat mo sa balikat. Hindi ako pwedeng matulog dito buong araw. Mabilis itong bumangon mula sa kama. I still have to. Anito sabay hawak sa bumbunan. Anong nangyayari sa'yo? Natataranta siya sa nakitang pamumutla nito. May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Wala ito. Umupo ito sa gilid ng kama. This is what usually happen when people oversleep. Sandali pa ay dumating na si Nana Inkis. Dala ang pagkain ng binata. Kylo, iho, kumain ka na at kanina pa naghihintay ang mga tao para sa sweldo nila. Anunsyo nito. Ako na ho, Nana. Kinuha niya mula sa matanda ang isang mangkok ng mainit na nilagang baka at lumapit kay Kylo para subuan ito. Walang babalang tinakpan ng lalaki ang bibig at paluhod na nagduduwal sa sahig. Damn! Tila nahihirapang sigaw nito. Abay, anong nangyayari sa batang yan? Nana Inkis, tumawag na ho kayo ng doktor. At baka kung ano na ho ang nangyayari sa kanya, nag-aalalang saad ni Annabelle. Ewan ko ba sa batang yan? At nagiging sakitin na yata nitong mga nakakaraang araw. Iiling-iling na tugo ng mayordoma. Baka naman ho nabalian siya ng sagipin niya ko mula kay Dagger o naimpiksyon ng sugat niya. Nag-aalala pa rin sabi niya. Tatawagan ko si Dr. Ignacio. Don't bother, sabi ni Kylo. Hinihimas pa rin ito ang naghihilab na tiyan. He said I was fine. Walang nabali sa akin. Maging ang sugat ko ay malapit na rin maghilom. Pero hindi natin dapat ipagwalang bahala ang pangangatwiran niya. I'm fine now. Tumayo ito mula sa pagkakaluhod at pabagsak na umupo sa kama. It's probably something I ate last night. Itinukod nito ang siko sa kandungan at sinuklay ang mga daliri sa magulong buhok. Ikaw talagang bata ka, oo. Tila naginhawahang saad ng matandang babae habang papalabas ng silid. Akala ko eh kung napano ka na. Nana Inkis, pakisabi sa mga taong hintayin nila ako at bababa na ako. Mahabol na sabi nito sa mayordoma. Oo, anito bago bubulong-bulong na lumayo. Pagkalaki-laking tao pero akala mo ay buntis na naglilihi. Hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Annabelle at bahagya siyang napanghiwi. Yumuko siya para tignan ang lalaki sa mukha. Okay ka lang ba? Paniniguro niya habang nakahawak sa tuhod nito. Tumango ito. Huwag mo lang uli akong pakakainin ng nilagang baka. Pero paborito mo yun, hindi ba? Nagtaka siya. Inaayawan na nito ang ulam na gustong-gusto nitong kainin. Oo, sabi nito. Pero ang sangsang ng amoy. Hindi talaga makaya ng ilong ko. Baka naman hindi sariwa ang nabili ni Tata Pidring. Siguro nga, sang-ayon ng binata. Naghihiwa siya ng kamatis para sa lulutuing sopas na may marinig siyang nagsalita mula sa likuran. Kumusta ka na, Annabelle? Hindi yata nakabantay sa iyo ang magaling kong pinsan. Nahigit niya ang hininga. Nang lumingon siya ay nakita niya ang maladimonyong anyo ni Roman. Lumiti ito na nakakaloko habang lumalapit sa kinaroroonan niya. Napakaganda mo pa rin, Annabelle, sabi nito. You still look fresh and pure despite the old damating ritual you're performing with my dear cousin. Nanindig ang balahibo niya sa katawan. Sa sobrang ligaya niya, ay nakalimutan niyang nasa ibabaw pa rin pala ng mundo ang bastos na lalaki at humihinga. Naghihintay lamang pala ito ng tamang pagkakataon para muling makapaminsala. Kahit na kinakabahan ay ibinalik niya ang atensyon sa ginagawa. Ilang sandali na lamang at babalik na si Kylo. Mula sa bakahan, saglit niya itong tinapunan ng tingin.
Kaya kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa kanya? Nakangising tanong nito. Bakit hindi? Lamang siya sa iyo sa lahat ng bagay. Matapang niyang sagot. Kung lumingon lamang siya, ay nakita sana niya ang saglit na pag-asim na mukha ni Roman. You're wrong, my love. May isang larangan kung saan mas nakakahigit ako sa kanya. Nakangisi nitong sabi. I can perform way better in bed. Muli ay nahigit ni Annabel ang hininga dahil sa walang kawangis na pandidiri para sa lalaki. Bakit hindi natin subukan mamayang gabi? Anas nito sa tingin niya. Sa sobrang pagkabigla ay umigkas ang kamay niya dahilan para masugatan ito ng kutsilyong kanina pa niya handang itarak sa katawan nito. What the? Sigaw ng binata habang hawak-hawak ang nagdurugong kamay. Tila napasong itinapo niya ang kutsilyo sa lamesa at nagmamadaling lumabas ng kusina. Higit sa lahat ay natakot siya sa galit na nakita niya sa mukha ni Roman. Sinikap niyang makalayo mula rito, pero sadyang mabilis ito. Walang hiya kang babae ka? Maras nitong hinablot ang kamay niya at pagkatapos ay ubod na ka siyang sinampal. Kasabay niyon ay ang pagsadsad sana ng katawan niya sa sahig kung hindi siya nasalo ng isang pares ng matitipunong braso. Kagyat na nawala ang lahat ng takot niya nang makita si Carlo sa kanyang likuran. Nasaktan ka ba? Malamig ang ekspresyon nito ngunit nangangalog ang kamay nito sa kontroladong galit. Umiling siya. Nang masiguradong hindi siya gaanong nasaktan maliban sa tumamang sampal sa pisngi niya, ay unti-unti siya nitong binitawan para daluhugin si Roman. Sa kahuli-hulihang sandali, ay nayakap niya ito ng buong higpit. Wag! Ayaw niya magkasakitan ng dalawang lalaki nang dahil sa kanya. O mas tamang sabihin na ayaw niyang masaktan o nasasaktan si Carlo. Ang isang katulad ni Roman ay imposibleng hindi lumaban. Carlo, maawa ka, sabi niya. Dito ka lang. Huwag mo kong iiwan. Napahinuhod ang binata sa pagsusumamo niya. Hinarap na lamang nito si Roman at binigyan ng nakamamatay na titig. You son of a bitch! Wala kang karapatang sampalin si Annabel. Itinaas nito ang baba niya at muling napamura nang makita ang marka ng kamay ni Roman sa kanyang pisngi. Umalis ka na bago pa kita mapatay. Hayop ka! Sigaw nito. Halos magnabasa na ang ugat nito sa leeg dahil sa kanina pa tinitimpi ang galit. Katahimikan. Sigurado ka ba sa ginawa mo, Carlo? Singhal dito ni Roman. Itinatakwil mo ang sarili mong dugo para sa babaeng yan? Umalis ka na, Roman! Isang tiimbagang na babala nito na mapanganib na tinig. Noon lamang napansin ni Annabel si Tata Pidring na may bitbit na shotgun sa isang kamay. Napuno ng tensyon ang buong paligid. Lahat ay tahimik na tinitignan si Roman habang papalabas ng bahay. Alam ko na ang kahinaan mo. Pagkunwan ay nakangising sabi ng pinsan. Huwag na huwag mong aalisin ang mga mata mo sa babaeng iyan. At hindi ako nangingiming gahasain siya kapag... Inilang hakbang ni Carlo ang pagitan nila ng lalaki at inundayan ito ng malakas na suntok sa mukha. Nagtaka itong lumaban, ngunit daplis lang ng kamuon nito ang tumama sa pisinang pinsan. Sabay na tumakbo sina Annabel at Tata Pidring para pigilan si Carlo sa pakikipambuno nito kay Roman. Senyorito! Saway na matandang lalaki. Carlo, tama na! Aniya habang nakayakap sa braso ng binata. Bastard! Galit na sigaw ni Carlo. Sana itinuloy na lamang ng lolo ko ang pagpapadispatcha sa'yo. Kagaya ng dapat na ginagawa sa lahat ng bastardong katulad mo. Nang hilakbot siya sa sinabi nito. Bawat salitang binitawan nito ay puno ng galit at katotohanan. For your sake and my sake, huwag na huwag ka nang tatapak pa. Muli sa lupaing ito, pahayag nito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, tutol ni Roman habang hinahawakan ang mukha. Nakalimutan mo na bang isa rin akong Armendaris na kagaya mo? That bullshit! Malakas na sabi nito. Anak ka lang ng pinsan ng papa sa isang babaeng nakilala niya sa bar kaya wala kang karapatan sa pamamahay na ito. May araw ka rin, Carlo.
banta ng pinsan na bahagyang naapektuhan sa sinabi nito. Maghihiganti ako sa'yo, tandaan mo yan. Tumawa ng pagak ang binata. Yan ay kung makakalabas ka pa sa bilanggo ang paglalagyan ko sa'yo, asshole. Yun lang at sinunggaba na ni Simon at ng tatlo pa nitong kasama si Roman. Palayo sa amo at isinakay sa sakyan papunta sa presinto. Kinuha ni Carlo ang first aid kit mula kay Manang at yamot na kumuha ng bulak sa isa sa mga sisidlan. You should have called for help the moment you saw him. Singhal nito sa dalaga. Hindi yun nagtatapang-tapangan ka. Pinapahiran din ito ang yelong nakabalot sa tela ang pisngi niyang sinampal ni Roman. Paano kung hindi ako dumating? Sa lahat ng iyon ay nanatiling tikom ang kanyang bibig. Matapos itong lagyan ang gamot ang sugat niya sa labi, ay bumuntong hininga ito at tumayo. Aalis muna ako, tiimbagang nasabi niya. Sa kapupunta, nag-aalala lang usisa niya. Magpapalamig lang ako ng ulo. Kasama ako. No. Final na saad nito. Babalik din ako kaagad. Carlo, mangako kang hindi mo pupuntahan si Roman. Pagsusumamo niya, hindi ito sumagot. Carlo, mangako ka! Muli itong bumuntong hininga bago tumango. Aalis na ako. Pagkunwan ay paalam nito, sabay tungo sa nakaparadang sasakyan. Nag-aalalang inihatid niya ng tanawang binata. Sa buong pagkakakilala niya rito ay ngayon lamang niya nakitang ito na ganun kahuwisyo. Matindi pala itong magalit. Hayaan na muna natin siya, Annabelle. Pukaw ni Mang Pedring habang tinatanaw rin ang amo. Wala sa plano niyang umuwi o pinilit ko lamang na dito mananghalian. Kaya ganun na lamang ang takot niya nang makita ang sasakyan ni Roman sa labas. Nakahinga siya ng maluwag sa isiping babalik lamang si Carlo sa bakahan. Kung hindi kami dumating sa tamang oras, ay baka kung napaano ka na, dagdag pa ng matanda. Iyon ang mas ikinagagalit niya. Kahit na ilang beses niyang sinabi na walang nabali sa kanya, ay ipinatawag pa rin ni Nana Inki si Dr. Ignacio para masuri siya. Ilang beses na nang napansin ni Annabelle ang malinit na pagkunot ng noo ng doktor habang tinitignan siya. Nagpaalam ito ngunit sinasabing babalikan din siya kinabukasan. Nakatulugan na niya ang paghihintay sa binata, ngunit hindi ito umuwi. Bahagya siyang nainis dahil wala naman siyang kasalanan dito. Pero siya tila ang pinarurusahan. Alas 7 pa lamang ng umaga ay nasa sala na si Dr. Ignacio at naghihintay sa kanya. You are 8 weeks pregnant, iha. Pagbibigay alam nito, nalubha niya ikinabigla. Kahapon pa lamang ay nagdududa na ako na nagdadalang tao ka. I just had to confirm it with the lab result. Pero hindi naman po ako nakakaramdam na kahit na anong sintomas sa paglilihi. It happened. Nakangiting tugon nito. Huwag kang mag-alala. At sisikapin nating maging malusog ang panganay ninyo ni Juan Carlo. Nataranta siya nang mabanggit ang pangalan ng binata. Kung maaari po sana ay huwag muna ninyong sabihin kay Carlo ang tungkol. Ang tungkol dito, iha, gustuhin ko man ay hindi na maaari. Papunta pa lamang ako rito ay tinawagan ko na siya para ipaalam sa kanya ang magandang balita, sabi ng doktor. Pabalik na siya. Habang nag-uusap tayo, tila nawalan siya ng lakas dahil sa narinig. Napaupo siya sa kalapit na upuan at napapikit doon. Kagyat na nagsalimbayan sa kanyang utak ang mga katagang narinig niya mula sa mga tao sa paligid nila ni Carlo. Sana ay itinuloy na lamang ng lolo ko ang pagpapadispatcha sa iyo kagaya ng dapat na ginagawa sa lahat ng bastardong katulad mo. Iyon ang sinabi ng binata kay Roman bago dinala sa huli sa presinto. Kailanman ay hindi maaaring magluwal ng bastardo ang isang alipin. Iyan ang batas sa aming pamilya. Ang mga salitang iyon ang sinabi ni Don Amado sa kanyang ina. Pagkaalis na pagkaalis ni Dr. Ignacio ay mabilis na umalis ang dalaga sa malaking bahay. Dala-dala ang maliit na papel na ibinigay sa kanya ni Lenlen at bit-bit ang ilang gamit ay naghanda siya para bumiyahe patungong Maynila. Papadala na lamang siya ng sulat sa kanyang ina at mga kapatid kapag naroon na siya sa lungsod. Alam niyang maiintindihan ng mga ito ang kanyang desisyon.
Tinatahak niya ang daan patungo sa bus terminal nang biglang may magsalita mula sa kanyang likuran. "What took you so long?" sabi ni Kylo habang nakatingin sa Rilo. "Paano mong..." takang tanong niya. Pakiwari niya ay kanina pa ito naghihintay sa kanya roon. "Si Lenlen lang ang alam kong pwede mong puntahan kung may plano kang lumayo." Anito habang pasimpleng kinuha ang mabigat na bag mula sa kamay niya. "Idadamay mo pa ang anak ko sa paglalayas mo?" Naghari sa pagitan nila ang nakakabinging katahimikan. "Hindi ba't sinasabi ko sa'yo na ako ang dapat na unang makaalam kapag ka nagdadalang tao ka?" Paalala nito sa kalmadong tinig. "Para ano?" balik niya. "Para magawa mo ng paraan kagaya ng ginagawa ng papa mo sa anak nila ni Lupe." Biglang naningkit ang mga mata ng binata sa tinura niya. Bumuntong hininga ito bago siya hinawakan sa kamay. "Halika na. Umuwi na tayo." Pumiksi siya. "Hindi." tutul niya. "Baka kung ano pa ang gawin mo sa anak ko kapag sumama ako sa iyo." "Huwag mo kong insultuhin, Annabelle." Matigas na sabi nito. "You know there's no way in hell. I'm gonna harm my own child." "Sabay natin siyang aalagaan at palalakihin. Kasama ng magiging kapatid niya dito sa hasyenda." Nangunot ang noon niya sa narinig. "Pero hindi tayo pwedeng magkaanak." "At hindi." "Sino may sabi?" Anito at noon ay unti-unti na rin lumambot ang ekspresyon. "Kylo, Kylo, alipin mo lang ako." Pagpapaalala niya. "Alipin?" Ngumiti ito at tinitigan siya. "Alipin ba ang tawag sa babaeng kasama kong kumakain sa iisang hapag? Sa mismong kama ko natutulog? At Senyorita Annabelle ang tawag ng mga tauhan ko sa asyenda? Aba, ang swerte mo namang alipin." Hindi siya nakaimik dahil may katwiran ito. "Belle, ayoko nang makipaghabulan sa'yo." Ibinaba nito ang bag na hawak at may kinuha itong kahita mula sa bulsa ng pantalon. Pinuksan nito yon, kinuha ang singsing at maingat na isinuot ang bilog na alahas sa kanyang daliri. Napasinghap siya. "Ano to?" tanong niya kahit alam na niya kung anong ibig sabihin ng ginagawang iyon ni Kylo. "Ang pasalubong ko sa'yo." Simpleng sagot nito. "Hindi pa man namamatay si Papa. Ay may plano na akong bumalik para ligawan ka ulit at pakasalan." Pilyo itong umiti. "Ikaw lang itong hindi nakapaghintay at pinuntahan agad ako sa silid ko. Nauna tuloy mabuo ang baby kaysa sa..." "Kylo!" namumulang saway niya. "Speaking of my baby," hinimas nito ang maliit na umbok sa kanyang tiyan at biglang sumeryoso. "Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon, Belle? Ganito pala ang pakiramdam kapag ka malapit ng maging ama." Tumingala siya para titigan ang mukha ni Kylo. "Kylo!" Aniya nang makita ang naguumalpas na kasiyahan sa mga mata nito. "Sa buong buhay ko ay isang babae lang ang pinapangarap kong pakasalan at ngayon ay siya pa ang magiging ina ng anak ko." Anito. "Anong ligaya ko?" Katahimikan. Lumabi si Annabelle. "Isinuot mo na kaagad sa akin itong singsing pero hindi mo pa ako tinatanong kung gusto ko rin magpakasal sa iyo." Tumawa ang binata at bahagyang kinamot ang ulo. "Oo nga pala." Lumuhod ito sa harapan niya at tumingala matapos halikan ang kamay niya. "Belle, will you marry me?" Anito habang nakatitig sa mga mata niya. Mahabang katahimikan, walang pagsidlan ang ligayang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Tila nawala ang lahat ng alalahaning kanina lang ay naguhumiyaw sa utak niya. Tumango siya. "Mahal kita," sabi niya. Malawak ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Tumayo ito upang yakapin siya at masuyong halikan sa labi. "Mas mahal kita," anito. Bit-bit nito ang kanyang bag at inakbayan siya. Sabay silang naglakad papunta sa nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Nasa loob na sila ng kotse nang may maalala si Annabelle. "Kylo, wala akong nararamdaman na sintomas na buntis ako pero bakit ikaw meron? Natatandaan mo bang kumain ka lang ng ilang manggang hilaw bago ka pa man mag-almusal? Tapos nagduduwal ka pa
at hindi mo nagustuhan ang amoy ng nilagang baka? Malawak ang hiting sumilay sa mga labi nito. Tumayo ito upang yakapin siya at baso yung halikan sa labi. Mas mahal kita. Anito, bitbit nito ang kanyang bag at inakbayan siya. Sabay silang naglakad papunta sa nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Nasa loob na sila ng kotse nang may maalala si Annabel. Kylo, wala akong nararamdamang sintomas na buntis ako pero bakit ikaw meron? Natatandaan mo bang kumain ka ng ilang manggang hilaw bago ka pa man mag-almusal? Tapos nagduduwal ka pa? Hindi mo nagustuhan ang amoy ng nilagang baka. Narinig ko pa nga ang sinabi mo kay Nana Inkis na pagkalaki-laking tao pero akala mo ay buntis na naglilihi. Napatawa siya. Napatingin sa kanya ang nobya at nakitawa na rin. Pwede rin pala yung mangyari sa isang lalaki, tugon nitong napaisip. Pero mabuti na lang at hindi ako ang nagdadala sa baby natin. Hindi lalaki ang tiyan ko kada buwan. Ikaw ang pakahirap dahil ikaw ang babae. Napangisi pa ito. Hinampas niya ang braso ng tawang-tawa ang binata. Kung pwede nga lang pati ikaw ay manganak, napahalakhak siya nang makita ang napangiwing mukha nito. Naglalakad sila sa lunti ang lupa na nakapaligid sa marangyang musuleyo ng pamilya Armendariz. Pauwi na sila mula sa pag-aalay ng bulaklak at panalangin. Anong sinabi mo sa papa? Tanong ni Carlo. Inaway mo na naman ba siya? Umiling si Annabel. Hindi, sagot niya. Pareho na kaya kami ng apelido. Tumawa ang kanyang asawa. Dalawang buwan na nakakaraan mula nang sila ay ikinasal. Sa bagay, sang-ayon nito. So anong sinabi mo? Nagpapasalamat ako sa kanya. Pati na sa mga lolo mo. Kumunot ang noon nito, na noon ay kisig na suot ang shade at puting polo. Ha? Kung wala sila, wala ka rin sa mundong ito. Tumingala siya at buong pagmamahal na tinignan si Carlo. At wala ring magmamahal sa akin ng ganito. Kung gayon ay pinapatawad mo na sila sa mga nagawa nila. Sino ako para magpatawad sa kasalanang hindi naman sa akin ginawa? Pahayag niya. Ang mahalaga ay tahimik na ang kalooban ng inay at maging ang namayapa akong lola. Sana nga ay sa akin na matapos ang masalimuot na kasaysayan ng aming angkan. Wala sa loob na usal nito habang nakatingin sa kawalan. Talagang sa iyo na matatapos yon. Mataray niyang tugon na ikinatawa ng asawa. Ako ang una at magiging huli mong alipin. Naging alipin ba talaga kita? Nangingiting balik nito. O ako ang naging alipin mo? Irap niya. Sabay marahan tampal sa mukha nito. Nagtawanan sila. Bigla ay sumeryoso ang mukha niya nang may maalala. Han? Mahinang tawag niya. Anito habang nakaakbay sa kanya. Ilang metro na lamang ay mararating na nila ang nakaparadang sasakyan. Paano na ang girlfriend mo? Nangiti ito sa uri ng tanong niya. And you're asking me that ngayong kasal na tayo? Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ay nakalimutan ko na ang tungkol sa kanya. Yumuko ito para titigan siya. Belle, wala akong girlfriend. Pero ang sabi ng kambal nung dumating ka ay may girlfriend ka raw sa Maynila. Paalala niya na tila nagtatampo. Kung hindi si Annabel ang girlfriend mo, ay sino? Well, kung sino man ang babaeng iyon, wala na siyang magagawa dahil asawa mo na ako. At magkakababy na tayo. Tugon nito, sabay hima sa umbok ng kanyang tiyan. Carlo, wala nga akong girlfriend. Sinabi ko lang yon para pagselosin ka kung sakaling magselos ka nga. Han, it's been 6 months since my last relationship. Numisi ito. If you want to call it a relationship. Sino siya? Hindi mo siya kilala. Naaliw na saan nito pagkakita sa selos na nakalatay sa mukha niya. Maganda ba siya? Tumango ito. Oo naman. Lumabi siya. Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Narating na nila ang sasakyan at pinagbuksan siya nito ng pinto. Sagutin mo muna ang tanong ko. Paglalambing niya. Hindi pa rin pumapasok sa loob ng kotse. Tumawa si Carlo sabay halik sa noon niya. Bigla nitong naalala ang naging usapan nito
at ni Tata Pedring sa balkonahe bago mag-alburuto si Dagor. Kabibigay ko lang sa iyo ng 50 taon ng buhay ko, Mrs. Armendariz. Buong pagmamahal na sagot nito. Ang ibig sabihin ay napagod na ako sa kahanap ng babaeng mas maganda pa sa iyo. Bulero. Nangingiting tugon ni Annabel at masuyong humalik sa pisngi nito. Natatawang niyakap siya ng asawa. At dito na po nagtatapos ang huling bahagi ng aking kwento. Nawa po ay nagustuhan ninyo ang aking munting kwento. Maraming salamat po.